making our modules accessible to our learners with visual impairment. First icon, the icon meron, we have here a standardized description. Go to alt text, format pictures, alt text, then write the description of the icon. Inside the alt text description, image of arrow, yeah, the description. Next, make sure the eye naka inline with text. Kasi ito naka-flow. Behind text, hindi ko yan babasahin. So, sure, naka-inline with text. Okay. Same procedure. Checklist. Hanapin ang image. So, same procedure sa lahat ng icons. Then, sa expectations, excuse me, I tanggalin natin yan. Copy na lang natin ang icon. Okay, para may description na siya. Tapos, sure, itong expectation ay naka heading 1. Kanyang style dapat ay naka heading 1 para makita natin dito sa navigation pane natin. O, tingnan mo, yan pa lang ang may mga tamang styles. Introductory and for the facilitator heading 2. So ito ang mananavigate ng ating mga learners with visual impairment. Kung hindi ito natin malagyan ng o ma-applyan ng tamang styles, hindi ito mananavigate ng bata. O, tingnan nyo dito sa
sa navigation pane, walang laman. So kalalagay ko lang ng heading style sa expectation. Ayan, lumabas na siya. So ito yung original, tingnan natin yung original kung makikita ba natin o kung ano ba siya, accessible ba siya. Introductory lang nakikita natin. So tingnan natin, accessible checker, kung talagang accessible ba siya. Daming missing, daming error. There are 31 missing alt text, sabi dito. Okay. O, yung mga yan ang aayusin natin. May no header row pa. So, lalagyan natin yan. Tapos, walang laman sa navigation pane. Ibig sabihin, hindi siya na-applyan ng tamang styles. Okay lang to sa ating mga regular class. Ito ngayon, sisikapin natin na lahat ng ating mga module ay magiging accessible. So, a-applyan natin ang tamang styles isa-isa. At lahat ng images, icons, a-applyan din natin ng description. Pag dinaanan ito ng reader, pag may convert siya, babasahin siya lang ating mga reader.